may butas ka agad tong lineup ng Geekbomb dito, medyo manipis itong lineupan nila rito, masyadong payat, masyadong palalambot, fragile sila dito. Well, kumuha na dito yung clutch gear mas kuya din na center war runner, so dalawa na ang frontliner nila dito, which is the Slarder and the C. Uy, tatlo na ang frontliner nila dito. So baga, medyo football squad laban sa ano, sa mga lambooters na volleyball team. Mukhang pang-volleyball yung lineup ng Geekbomb pang football ang dating nitong CG. Paramdam ko kuya, yung kailangan iwasan ng clutch gamer. Ay, kailangan iwasan ng Geekbomb dito eh. Huwag na ibigay yung sniper. Kapag kayo sniper kasi nasama mo sa mga ganyang lineup, ang hirap abutin eh. Mayroon sa warrior kang problema, may slarder kang problema. Problema mo pa yung center. Kapag frontliner talaga yung kulang dito. I mean, yung frontline talaga yung puhunan dito ng netong clutch gamer. Samantala, Geekfam, medyo although maninipis yung hero nila, mabibilis naman yan. O nga kuya, yun nga din naisip ko eh. Sa lineup nila, madaling makita or madaling abutan ang isang snipe or yung pipili nilang mid laner dito, which is probably going to be ranged. At kung sino man yun, eh pakiramdam ko, madaling abutin dito because of the Weaver Tsukuchi, Crystal Maiden, na nasa backline lang, mag freezing field lang siya pagka medyo umagro dito ang clutch gamers. At yung Earth Spirit, syempre. Plus, they get the Tinker, so ang mangyayari dito kuya, di rocket lang tapos dagger in. Burst down niya. Yan ang isa sa magandang wake-up given na although malupit yung frontliner, lambutin naman yung ano rito, yung mga play, hindi, I mean, may Tinker na maghihinder nung mga melee na yan. Yung pag nakuha na lalo yung Aghanim Scepter dyan, yung laser na nagbabounce, is napakalaking tulong. Especially up against the Ursa. Sa bilis ng attack speed ng Ursa, mauubos yung Fury Swipes mo bago kung makatama. At saka syempre, pati Slardar, mabubulag din yan. Rubik, medyo pagtichati naman ng laser rocket na kumbuhan dyan, ikamamatay niya yan. So, maganda yung Tinker na pick dito. Ang tanong, ano magiging mid laner para dito sa clutch gamer? I think for clutch gamers, it's Sniper. Probably, isa sa mga pinakamagandang option sila dyan. Kahapon, nakita natin si Sniper, sobrang lakas niya nung ginamit ng Execration. Kahit mismo natalo sila doon, ang ganda ng pinakita ni Kanpo doon. Kasi, medyo same yung concept ng lineup nila kahapon. Well, dito for the Tinker, tingin ko din kuya, di isa sa mga magandang pick to eh. Isipin mo, stampede in, tapos magmamarch ka lang. Usually, magdadalawang isip ka kung papasukin mo ba o hindi. Kasi kakain ka din ng ano eh, kakain ka din ng damage doon. Although mabilis kayo, umabon. Pag nakaganim Scepter upgrade, wala nang problema yon. Yung 60% na damage reduction upon entry, napakalaking tulong nun. Pero kailangan nila ma-address yung Tinker. Mahanap agad yung Tinker. Dahil for me, dito sa current sa lineup ng Geekbomb, yun lang kanilang damage isa source pang, talaga. Isang possible sa akin dito, Kuya D, is ano, Invoker for the side of clutch gamers. Maganda yung mga setup nila dito. Madali-madali sila makakuha ng pickups with the Sunstrike, Slarder, Slytherin Crush, Amplify, or Center War Runner, Hoop Stomp, Double Edge, Sunstrike. So usually, mamamatay na sila. Madaling-madaling ulit. Pwede rin Ember dito. Oh, yun din. Pero ang problema naman sa Ember, Kuya D, is parang hindi ba medyo greedy na sila sa melee heroes? Mag-aapat na melee hindi heroes sila. Kasi kailangan nila ng isang hero na medyo payang humabol sa Tinker. Pwede nga, wala kasi nilang panghuli sa Tinker. Yung Ember, kayang manghuli ng Tinker nun eh. Pero maganda to ah. Doombringer ang last pick para dito sa side ng Geekfam. So medyo malilimit yung nga option dito ng clutch gamer. Pwede rin nga yung Sniper kung gugustuhin niya. Kaso medyo defensive sila nun kasi wala silang panghabol sa Tinker eh. Pero yun nga Kuya D, tingin ko kasi iniisip na din ng Geekfam dito na kukuha ng Invoker itong side ng clutch gamer. So they pick the Doom. Alam naman natin Kuya D, pag Invoker na Doom doon, magi-jogging-jogging lang siya doon. Pero ayun nga, they still pick the Invoker and they will stick with the Slytherin Crush, Sunstrike, Amplify na mga pick-off na lineup na to. Well, they have the team fight capabilities, pero tingin ko if they want to win this, they need to use that to their advantage, yung kanilang yung presence ng Invoker on a global scale. Kailangan nila gamitin yun na maayos na maayos. Hindi, kailangan nilang umupensa muna early. Well, mataas yung killing capability nila with the Sunstrike up and running sa mid lane nila. Kaya nilang kunin yung mga kill nila yun. Kailangan lang nila yung initiation dito na maklose yung gap. Slardar support siguro yun, no? Oo, Kuya D. Slardar support yan. Kukuha din sila dito ng ano,
kumbaga tamang rotations ng coming up from the starter. At kung magkaulian man sila dito, tingin ko ang pinaka-edge or pinaka-alas in the early game to mid game ng isang Rubik sa Tinker, ay sa Tinker is his ano eh, yung null field, yung kanyang passive na may magic resistance sila kahit papano. And yun yung tingin ko yung pinaka magiging balakid dito for Geek Fam sa simula ng game. Pero once na medyo nalagpasan nila yun at nakuha nila yung tempo na gusto nila sa laro, pararamdam ko Geek Fam mananalo dito. Pero yun nga Kuya D, sa side din pala ng ano, Clutch Gamers, I think this is debut match of Gabi. Sa CG. Sa CG. So ayun, medyo mainit ang debut natin dito mga kaibigan. And let's go for the team rundown habang nakapost pa yung game. Makilala na natin. Actually, wala tayong ano dito. Ang papanoorin yata natin yung... tama ba? Yung... Na-obs yung obs ng BTS? Hindi. So, yung Geek Fam mga kaibigan, tihi on that Tinker. Si Alo. So, E5 mo na lang. Makita mo sa amin. Geek Fam, si Yonix on that Weaver. Velo as the Doom. Roji as the Earth Spirit. And 10-10-10 on that Crystal Maiden. Para naman sa CG, Fly Solo. Playing the Rubik Armel on the Invoker. It's Rappi on that Center War Runner. Gabi ang gumagamit dito ng Ursa. And si Boombox will be playing ang kanyang Slardar dito. So, ito na. Ang tingnan natin kung paano ba magsisink bagad si Gabi dito sa side. Para dito sa side ng CG, malalaman natin yan dito sa game number 1 ng BO3 series pero, nila para sa group stage. Pero ito, Kuya Di, sabing anuin ko lang. Kasi yung mga kasama ni Gabi dito is yung mga kasama niya sa Asian Arena. Yung dalawa dito sa kasama niya sa Asian Arena, which is Armel with the mid laner and Fly Solo as the support. So talagang yung captain niya yung kasama niya dati. So alam ni Fly Solo dito kung paano maglaro si Gabi. At the same time, alam din ni Gabi kung paano maglaro yung dalawang, yung mid laner nila at yung captain nila. So ito yung inaabangan ko dito. Ito yung dating lineup na ginawa namin pero titingnan natin kasi ito yung iba pa rin eh kasi meron pa rin dalawang ibang player so different team pa rin ang datingan niyan and magsisink ba siya kay Boombox kay dun sa isa pa nilang player yun ang alamin natin eh, yung overall na chemistry as a team kasi different yung action alam po si Owen dun pa eh yun nga. So ayun, Gabi mga kaibigan, napakaganda ng set, 10-10-10 dito, wala siyang arcana, pero okay lang yan, tamang lakad lang. At hindi ako nalulungkot, easy lang kayo dyan. Nalulungkot si Butters, umiiyak ka kanina bago magsimula. Paano umiiyak? Parang kan si Jackma eh. Hindi, umiiyak ka talaga, nakakita ko, umiiyak ka. Natawa ko kay Jackma, biglang sabi sa akin, biglang nung nagkaroon na ng ano, ng revelasyon, sabi, umiiyak si Butters sa bakyo eh. Dito lahat. Naku, maagang scrimmage to. Doombringer nandito rin. 4-3. Ang gandang Nova coming in. Pero eto, tignan natin mo kung magkakabulan ni Rubik with the leap. Sinusubukang iligtas sa mga kampanya rito. Hinahabol sila rito. Pero maaabutan ba si Rubik? Mukhang hindi. Crystal Maiden, nagpapakul down lang ng Nova. Mukhang aabutin nga. Naku, Vogue. Uy, tumama yung rolling ball there. And so, that doubles leader in crush. Kamunti ka na, Kuya D. Pero at least ZG dito, medyo nasaktan sila mga kaibigan. Ang maganda naman, hindi sila nabigyan ng unnecessary kill. Pero in terms of laning, eh, medyo awit sila dito. Kasi gagamit na sila agad ng isang tango while yung kabila... Ito, uy! Pinang sa Sunstrike ang farm. Medyo new meta. Medyo mabigat-bigat na kasi yung range ngayon, Kuya D. Medyo mabigat-bigat na. Uy, pero... Kailangan nating tawagan ng ating mga community boys. Nasa baba lang yung mga taga-share ng mga fan pages natin. So... nananawagan kami sa mga tanood at mga kabarangay na nanonood. Ikalat nyo na itong stream natin. We are in the lobby actually na itong BTS. Maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan from BTS. David Parker, si LD, and mga tropa pips natin dyan. Si Tropang Gods, alam mo, matagal na natin tropa yun. Kitang-kita ko pa nga Kuya D, may cast. Nag-cast pa kata kayo nun eh. MPGL something, nanonood ako kapon sa Mineski TV meron YouTube. Meron nun. So www.youtube.com/MineskiTV. Gusto nyo mapanood si Kuya D na may mga kasamang ibang caster. If you want a taste of esports history, mga nakakasama ko na dyan sila. Lumi sa Cebu dati. Si Tropang Luminous. So yun, ang dami na nakasama ni Kuya D. Kaya nga atabs mo mi Kuya D. Atabs nyo rin mi. Pero andito na tayo, Rappi. Medyo nangakasakas siya dito, Roji. Falling low, pero hindi nga naman makukuha yung kill Armel dito. Is
both of them are actually having a hard time getting yung kanilang mga lashes dito. Kasi hindi ko alam kung bakit yung Tinker dito nahihirapan because he has the laser. Dapat medyo lamang talaga siya dito. Pero ang ganda siguro na ginagawa din talaga ni Ermel dito na nakokontrol niya din talaga yung grip equilibrium papunta sa side niya. So ang kalaban dito mga kaibigan ni kalaban dito ni Tinker, yung Tore, pati yung ano, yung takot na may possible gank sa likod niya na medyo nag-overextend na din kasi siya. Pero, well, mukha namang spotted yung mga support dito ng CG. Dahil inaalagaan nila yung try lane nila sa top lane dito. So medyo matagal-tagal na one-on-one battle to. Not unless magkakaroon ng early smoke rotation para dito sa pagkabilang teams natin. So wala pa rin yung reverse blood. 2 minutes into the game. Medyo kalma lang sila dito. Chill. Medyo BTS ang nakataya dito. Medyo walang ano kuya dito. Wala din talagang rotations coming out from the supports. I think yung supports nila dito is sobrang ano, ganda sa rotations. You have the Earth Spirit, you have the Starter. So talagang mapipilitan silang ano dito, mapipilitan sila talagang umikot dito. Pero ang problema, wala pa tayo nakikitang action. Usually kasi at level 2 or at level 3, kumukuha na agad sila ng rotations eh. Nag-usod na sila agad. Kumbaga, nagsama-sama na sila, pinapalamang nila yung mid-tier nila dito. Pero ang ginagawa ng CG dito is binabantayan lang nila si Gabi, hindi nila binibigyan, and they know that they can get a easy kill. Uy! Dito, telekinesis to set up. There's a multiple TP, pero too late lahat dito. Although the roofing will fall, and here comes the Earth Spirit. Medyo supot mga kaibigan ng kanyang paggulong doon. Mag-responde. So yun, mga kaibigan, kitang-kita nyo naman, 2 kills. Ang nangyari doon sa skirmish na yun, nahuli nila yung offlaner, nakuha ng Geek Fam dito yung support na Rubik, yung captain nilang si Fly Solo. So medyo Gucci lang tayo dyan. Kumbaga, ang offlane naman, mamatay ka ng isa, okay lang yan eh. Mamatay ka ng dalawa, okay lang din. Pero pag tatlong beses na, medyo iba na, iba na yan. Pag tatlong beses ka na matay, delikado na buhay ang team. Pero yun nga, Armel dito, just warming. Katapat niya dito si Tihi. Ito yung mga ano eh. Ito yung mga napapanood ko dati, mga tapatan ko. Ito yung mga panahon pa ng Ashion tsaka ng TNC. Na yung si big three. Tihi, alam naman natin doon yan. Yung mga panahon na yun na lagi sila yung nagkakatapat, tapos magreklamo sa amin si Armel, sabihin niya, nakakabaliw naman to si Tihi kung sino-sino pinagpipili. Di ba kasi yung mga trip niya dati, yung mga Juggernaut mid, yung mga PL mid, nung hindi pa talaga uso. So, ayun nga, Armel dito, eh medyo nakakatapat niya na din naman dito si Tihi. So, alam niya na kung paano laruin yung laro ni Tihi din. And, 4 minutes into the game, 1-1 ang score natin. Don't forget to share the stream link. It's www.twitch.tv/MineskiTV. And they catch out Tihi. Boombox dito, tumahabol. Kasi the rin crush is there. Boulder smash. Tatamaan si Boombox, but he won't save pero his ally. Na ang responde. At laging huli, tumating ang mga support dito para sa side ng Geek Fam. So nauunahan silang namamatay. Namamatay yung mga core nila. Nakukuha nila yung mga support. Pero ito medyo overextending. Umiikot-ikot. Kilawang merry-go-round dito. At pwede niya bang mapatay dito si Urza Warrior. Rero nag sinusubukan mag-regen ng Urza rito. Tignan natin. Umaabutan siya. Ako may Crystal Maiden na peke. Pero ibang inatgat niya doon. At nandito ang kalaban. Ako nahuli. Masyado maasin. Pinaulan ng mga racket. And 10-10-10. Getting that kill. Pero dito kitang-kita naman natin doon kung paano sila lumaban. CG doon, medyo nag-overextend sila. Medyo matagal bago namatay ang Ursa Warrior, but it's still a position 1 kill. Medyo naging greedy doon si Gabi, and I think dapat niya iwasan yun. Kasi if ever man na tumuloy-tuloy pagkagayin niya, madisrupt yung farm niya, and aabot dito yung time na si Tihi is makokontrol na siya gamit lang yung laser. And yung rockets. Uy, pero eto na mga kaibigan. Oh, nahuli na naman at napakaganda naman ng galawan coming in from CG dito. At even though 3-3 yung score natin, mas malaki yung mga nakukuhang kill dito ng Clutch Gamer dahil mga cores yung nakukuha nila dito. So yung kitang-kita naman natin, Boombox dito. Medyo umiikot-ikot lang siya ng unti-unti. Boombox dito, stealing that bounty rune from Geek Fam. Maganda ang pinapakita ni ano dito ah. Kumbaga sa rotations kasi na pinapakita ni sa rotations na pinapakita ko yan din ng Rubik at ng ano dito Slardar. Ang nangyayari kasi ang Geek Fam yung nag-react eh. So they don't have time talaga para kontrolin yung sarili nilang mga bounty runes. So yun yung nag-open for Clutch Gamers na makaikot, makapunot ng bounty rune at i-deny yung farm na dapat nakukuha ng supports ng Geek Fam dito. Pero Gabi, just staying in the lane. Ayaw niya nila umasim. Alam niyang
lamang na siya dito kay Belo at wala nang hindi na niya magiging problema si Belo dito. Pero mayaman ang invoker dito. Sobrang lamang siya sa Tinker with 900 gold. Ursa to follow. Almost even lang sila. Although the Weaver is being left alone to farm, meron mas malakas pa rin, mas mabilis pa rin nakakakuha ng item yung mga ano rito. Yung CG, yung mga cores ng CG. So yun mga kaibigan, great analysis coming out from Kuya D, pero rapid dito, just farming the lane or the farming the jungle at ayaw niyo makipagsapalaran. And yun yung maganda dito kay Rappi, kumbaga dinidiscarte yan niya, wala siyang downtime, hindi siya nagpipilit makipag-farm dun sa lane na alam niyang mamamatay lang siya. Ginagawa niya na paraan yung sarili niya para makakuha ng farm. And yun yung magandang offlaner, na kapag ka-efficient yung offlaner mo, may sariling galaw at may sariling discarte sa pagkuha ng farm, hindi mo aasahan niya na mawawalan siya ng item. Rapid dito. Uy, 10-10 mga kaibigan. With the frostbite. Uy, pero pinasok na nila. Ganda naman na silence ito. War runner. Pero with the stampede now up and running, that rotation is too late. And then, and here is CG getting one kill and they are about to get another one. Over-aggression para dito sa side ng Geek Farm, trying to dive behind the tier 1 tower in the bottom lane. They will pay the price and they will lose too. 3-5 is the scoreline. And CG, they are slowly but surely getting ahead in terms of this laning phase in the early game. Delikado itong Geek Farm dito. Kitang-kita mo doon, Kuya, diyan nangyari kasi talaga doon. Gusto ng Geek Farm na may mangyari talaga na makakuha sila ng kill. Ang problema, ang ganda ng initiation at medyo malayo din kasi naman yung Weaver at yung Earth Spirit. At nung nag-commit sila, handa mga kaibigan ang Clutch Gamers para sa counter-initiation. Nahuli nila din yung Earth Spirit, nahuli din nila din yung Crystal Maiden. So napakagandang reaction time dito for Clutch Gamers. Ang kailangan lang natin ibangan dito mamaya is kung paano magsistick si Gabi sa lineup. Kasi alam naman natin tong apat na to, madalas na nagpa-practice to. Pero alam ko, sila Ken, sila Gabi, a week ago lang umuwi yan. Ay, pumunta ng Malaysia. So in terms of practice, tingin ko hindi pa sila ganun ka-jive eh. Well, nag-assure na rin na sila. Pero yun nga sinabi ni Kuya Di, katulad na sinabi mo Kuya Di kanina, ibang team to kasi may dalawang bagong kasama. So hindi pwede. So ito, medyo ang CG. Nasa Malaysia ang CG, no? Pinoy squad sila. Pinoy squad sila. Nilinaw na nila. Malaysian Pinoy squad sila. Nasa Malaysia base pero Pinoy squad. Alright. Pero yun, Kuya, everything is good. Everything is good. Si Jasim. Si Jasim kan, yung manager nila. Sa troops. Ano yan, homie? Homie ba? Homie yan. Ano malalaman? Ang pangalan niya sa Steam, Gangster. Sobrang... Gangster? Baka gangster talaga yan. Uy, pero yun, the Doom, ang dami nilang ginamit dito. Fly solo going in, is trying to save his body with the deny. Oh, pero no. Tingnan natin dito, Geek Farm, eto na sila. Tingnan natin kung magkaka-force ba ng ibang reaction dito. Pero hinahabol dito, tinaga sa mukha. Gusto nila pumangatlo pa rito. Tingnan natin kung aabutan. Slytherin crush, pero bitin mga kaibigan. And that is Geek Farm getting a 2 kills of their own. Sila naman ang babawi rito. Magsasucceed sila dito sa top lane. Pero yun nga mga kaibigan, kung napapansin nyo, kung sino ang mga natanggal sa kanila, si tropang ano dito, si tropang abing dito, wala na sa CG. So kung in-expect nyo na makikita nyo pa siya dito, si Gabi na po ang tri-lane carry dito sa side ng CG. Malinaw na. Pero dito, Geek Farm, si Tihi dito, Kuya Di, namundok na. Ayaw na lumaban. Wala hindi niya mabubuo yung boots of travel niya sa mid. Kanina pa siya nirarak . So yun, nakikita namin yung Roji dito. Medyo finifill niya na yung mid lane, kumukuha na siya ng levels niya and ng gold. Para makasabay naman siya mamaya dito at hindi siya mamatay kapag pumasok siya with the magnetize. Pero ito, Armel with Midas. So maganda ang pinapakita nila dito and they want more kills. Inaabangan natin dito, Sunstrike. Ito na ang inaabangan natin mga kaibigan, the Slytherin Crush. Sunstrike is there pero hindi mamamatay. Pero ito, tingnan natin kung makakakabula pa rito. Nandito na naman, the stampede for the disengage. Even si Rubik mabilis na takbuhan dito. Pero mukhang aabutan siya rito. Hinahabol nila, Weaver may Sukuchi dito. Pero mukhang di aabutin at kakapusin. Pero mayroong sentry walls dito, hindi siya pwede mag-inasim. Pero yung courier, makakatamaan ng Germinate and double trouble. Pero mamamatay hindi ng invoker dito sa mid lane. And Geek Farm, medyo nakuha na nila yung comfort timing para sa kanila dito. They will take over the game in terms of kill. 6-5 ang ating scoreline.
Ang ganda din ang ginawa nila. Pagka-level 6 na pagka-level 6 si Velo, ang ginawa nila nag-rotate agad sila. They know that they can get the kill with the Doom. So, ang ginawa nila mga kaibigan is nag-execute is sila. Attack. And I think that was the perfect initiation or perfect pick of timing dito for the side of Geek Fam. Plus, nakuha pa nila yung kill. On that invoker, alam nila na wala magtitipi papunta doon. So, maganda ang timing nila doon. Parang pumapatay sila ng dalawang hero simultaneously habang nangyayari ang lahat. A soldier's fortune. Ayun, Armel dito. He has his Midas up at inaabangan natin. Let's go for an item check direct. So yan, Geek Fam Tihi dito is up with his BOT. BOT ba yan? Direct, pakicheck nga yung recipe. So yan, is up with his BOT. Sionix with his Dragonlance. Velo with the Hand of Midas. Rog dito. Casual items ng support. 10-10, medyo mas malungkot ang buhay niya. Pero eto na, the sword. Oy, Smoke, tingnan natin sila naman na maghanap dito. Pinangungunahan ni Aero, March of the Machine. Alam nilang nandito ang Tinker sa area. Mukhang may boots of travel. Pining na siya dito. Nagkapingan na rito, mga kaibigan. Nagtatago siya sa puno. Makikita ba siya? Makikita nga, mahuhuli, mapipicturon pa at mamamatay ang Tinker dito. 6-0 ulit ang ating score, aggression. Pero the tier 1 tower in the top lane being assaulted at the moment by the side of Geek Fam. Pero ito, ang sagot nila rito, mid lane ang gusto nilang kunin. So ito nga kuya, din nakikita natin the objective style of gameplay. Nung napatay nila yung Tinker, they know na walang march silang kakalabanin. So they go for their first objective right away. Radiant's hindi na sila magpapatumpik-tumpik dito. And I think that is a win for Clutch Gamers. Meron na din nakuhang ano dito. Meron na din nakuha yung Geek Fam dito na ano. Pero yung hindi na ako contain ng Geek Fam dito yung Weaver, na medyo humahabol in terms of network. Dragonlance is completed on him. Maelstrom na yung susunod niyang item. And on top of that, meron siyang on top of the ring of Pakila, meron siyang 1,300 gold. Slardar, medyo malayo pa sa dagger timing niya rito. Center War Runner, may Blink Dagger na nagkakatingin na nagkakatitigan. Uy! Nauna naman sa dito. Doombringer, tingnan natin. There's the Silent Star Rocket. Kakatagain sa mukha. And that Magnetize will be used as well. Roji will secure that kill. Rappi will fall. Si Rappi dun, kuya, di medyo dumungaw lang. Sinasabi nga natin kasi huwag kayo masyado dumudungaw kasi kapag kay Earth Spirit nandyan, madlayo ang range ng kanyang stun. So if ever mauli ka ng Boulder Smash, ganun yung mangyayari sa'yo. And I think they're gonna go for their second tower dito. The tier 1 tower in the bottom lane. And they want this. So medyo nag-spam na ng March dito. They're just trying to zone out kung sino man ang mag-dip dito. 7-6 is the scoreline. Doombringer mayaman din. Of course, Doombringer with the Devour. Alam natin yan ang parang unang Midas. Eh. Pag mag-Midas at Doom, tapos may Devour, napakayaman yan. Kumbaga, expect mo siya, kuya, din na may magkaka-item talaga siya in the late game. Kumbaga, hindi siya nag-fall off. Kasi usually kapag ka-Devour lang yung kinuha mo, na kumuha ka kunyari ng dagger agad, eh medyo talagang may times talaga na yung Divar hindi mo na nagagamit. Pero with the Midas, kumbaga parang nasa 400 gold na kukuha mo every time na nagko-cooldown yung dalawa ng sabay. Pero madami yun. Maraki-laking XP at saka ano yun. Mabilis kasi at saka yung additional skills na makukuha mo. Ano ba maganda ka muli? Purge! Purge. Yung Purge yung pinakamaganda ngayon. Feeling ko Shockwave at saka yung Chain Lightning. Yung ginagawa ko ya din ni Papi, yung kinukuha niya sa Enchantress, tapos pinapatambay niya sa mid lane. Tapos chain lang ng chain. Yun yung ginagawa ni Papi dati, pero hindi ko lang alam kung pwede na ngayon yun. Alam ko pinataas na kasi yung mana cost nun eh, nung chain lightning, nung harpy na yun. Makakatatlo pa rin yun, alam ko. Pero yun, sobrang laking buwisit din sa ano eh, sa buhay mo sa mid lane. So dito, Gabi just farming, and I think he's gonna go for that dagger and the basher. Hindi natin alam kung unahin niya dito, but for me, I think it's a no-brainer if you would pick the Blink Dagger. Kasi unang-una, yung positioning mo, yun ang pinaka-importante if you're an Ursa Warrior. Kung hindi ka makalapit or hindi ka makadikit sa heroes, wala ka rin gagawin eh. So you need that Ursa Warrior Dagger para matulungan dito yung mga kampi mo agad-agad. Pero they go for that sneaky Roshan. Walang alam dito ang King Pam, mga kaibigan. Kung may alam sila, magtitipi agad sa tihit, mababatawan yun ang babatawan ng March. And sila that Ursa, of course, the strength of the Ursa lineup being able to take over that Rosh pit at this early, giving them the Aegis advantage. And I think Clutch Gamer, they will be looking for an engagement and utilize ng maayos yung Aegis advantage na meron sila.
yun mga kaibigan, kitang-kita naman natin dito, Geek Fam. Nag-i-stay na sila dito sa lane talaga sa babae. Ayaw na nila bitawan to at alam nilang mababa na din yung buhay. So, tamang stick lang din sila. I mean, tigil ko, ano, hanggang magka-dagger yung Tinker, susubukan nilang samahan ng samahan yung Tinker sa lane. Kasi, mamamatay at mamamatay siya kung di siya sasamahan eh. Pero ito, Weaver, Sukuchi, tignan natin, pinapakita niya sarili niya rito. Sa tago, samantalang labang ang Clutch Gamer. Wala silang ideya na nakasmoke. Pero Clutch Gamer, they will now make the rotation. There's the scan. Walang tatamaan. So this might... Ito. Si Rudik, mga kaibigan. Dadaan dito. So, di ko alam kung sino nakakalamang sa posisyon na to. Pero mukhang nakakalamang ata dito. Uy, there's the woman magna tayo. Sinubukang uliin ang Invoker dito. Pero nandito ang kupunan. Center War Runner will try to save Invoker. Gusto niya lumaban dito. Ursa, Oy! They will be able to take down 2. And they are about to take down 3. Tumalo si Ursa. Stolen 2 pala yung nakita natin doon. Oh my God, solo. Triple kill para dito kay Gabi dahil triple kill. At mas maganda pa yung pagkakagamit ng Doom ng Rubik when the Rubik became a better Doom. Better Doom talaga, Kuya D. Nakita mo naman doon. Wasak ang mukha. Na-Doom ang Weaver. Naglakad na parang literal na ipis na lang. They rendered the, Kuya D. They rendered the Invoker useless dun sa teamfight na yon. Pero dahil sa ginawa ni Fly Solo, na-doom niya yung Weaver, so hindi nakaikot yung Weaver doon. Hindi rin siya nakapalo sa mga tamang targets at doon sila natalo. Ang ganda na pinapakita dito ng Clutch Gamers, sila ang naunahan doon pero their counter initiation sobrang ganda at doon sila nagbang. Commendable performance dito for Fly Solo kasi nahuli niya yung Doom. Kakaiba. Pero yun, medyo nasa magkaibang lane na sila dito. And they are trying to chase 10-10 dito. Sunstrike, mga kaibigan. And it will hit. Armel will get 208 gold. At patay na naman ang Crystal Maiden dito. Hindi maganda ang nangyayari dito sa Geek Fam. Medyo, no, simula nung nakuha yung Aegis, hindi na nila masabayan yung aggression na meron dito. Yung Clutch Gamer. So medyo nahihirapan ang mga koya mo dito. So yan, they get their second tier 2 tower dito sa bot lane. And I think for Clutch Gamers, pwede kailangan na nila mag-rotate dito in the top lane. Gamitin yung Aegis nila. Kumbaga may Aegis sila ngayon. Yung pressure is bato nilang ibato sa side ng Geek Fam kasi ang Geek Fam dito hindi sila lalaban or hindi nila kaya lumaban unless maganda yung positioning dito or out position nila itong Clutch Gamers na Doombringer kanina nahuling na si Invoker pero walang follow up so hindi rin naging maganda yung kanilang engagement pero Gabi dito with that Alpha Wolf at dito lang siya naghahanap na siya ng pwede patayin. Isama pa siya dito. May Alpha Wolf pa siya rito. So, to buff off yung kanyang damage dito. He's now sitting at level 13. Pero nakapag-TP out na. And they will just go for the tower. Alam dito ng Geek Fam na hindi nila kaya lumaban. Ang layo so, ng network ng Tinker dito. Hindi ko wala. Pero may Blink Dagger na siya. At medyo mukhang merong post. Wait daw. Sabi dito ni Boombox. 7-10. Medyo nakauna ang CG over Geek Fam. So ayun Kuya, di madaming may birthday dito. Pabati daw kay Anjo 171991. Pa-shoutout daw sa kanya kasi birthday daw niya ngayon. You know, happy birthday, Karen. Happy na birthday pa. So ayun mga kaibigan, tingnan natin yung sa kabila pa. Meron pang alam kung may mga birthday pa dito eh. Basta madaming may birthday dyan. Happy birthday sa lahat na may birthday. And eto na, kitang-kita yung may net worth nangunguna dito sa Invoker. At tingnan natin yung graphs direct. Direct grab tayo. Okay lang. Okay lang yan. Malakas tayo kaya lo. Ito so, naman, the great decline mga kaibigan. 2,000 ha? 2,440 gold ang lamang nila dito. Well, for the side naman nung experience, bang ganap natin dyan? Lamang ang almost 3,000. 3,000 kuya. Itong CG pa rin. So dito nakikita natin game is unpause at GH daw mga kaibigan ginawang CSGO good hop daw. Win the March of the Machines. Tinatry lang nila i-show view link dito. Pakiramdam ko kasi kuya yung Geek Fam talaga dito. Ang pinakaalas sila. Ang pinakaalas sila dito. Laban sa may Clutch Gamers is yung high ground defense nila. With the Swarm, with the March, and with the Magnetize, yung kalat ng kanilang initiation prowess dito, magagamit nila in terms of high ground defense. Pero hanggat may Aegis yan, hindi sila makakalaban dito kasi
Uy, pero ito ah, magnetize. Uy, ganda ng magnetize, pero may Aegis yan. Uy, pero na-dominate spirit, Kuya D. Wala siyang magawa dito. And fly solo, mga kaibigan. Inaabol siya ng Ibis dito. Oh no, Gabi. Uy, blink out siya rito instead of going for the kill. Pero Rubik, tingnan natin dito. Doombringer pumasok ulit. Mukhang nagkakabula dito. Invoker will be the ang only victim, pero Slardar will fall. At ito na ang... Oy, shaking and beginning. Uy! Umalis ang Tinker para wala siyang XP. Malupit na galawan coming in para sa Tinker. Akala ko ililaser niya kaya siya nag-rearm. Pero yun, one sec daw mga kapatid. One sec. Sila naman. Alpha Tactical Post. Tatlo ang patay. Nakakuha pa ang Aegis. Magandang responde para dito sa side ng Geekpam. Invoker, totally shutdown doon sa laban na yun. Wala siya nagawa. Walang nagawa yung Aghanim Scepter niya. Ang lungkot. Pero ang ganda din yung ginawa kasi ni Roji. Pumasok siya. Nasipa niya yung dalawa. Kahit na doom siya dito, wala rin naging silbi. Yun ang hinahanap na engagements dito ng Geekpam. Kailangan nila ingatan yung kapangyarihan ni Rubik na magbalik ng sarili nilang skill sa mga heroes nila. At yun din naman kasi yung talagang ano eh, yung pinagtataka ko ba't sila pumili ng Doom. Pero Doom is a good hero, kahit may Rubik pa yan. He just needs to take care of that Doom skill na hindi niya mabigay kay Rubik dito. At yun ang magiging problema. At ayun ang magiging way nila para manalo dito ng malinis. Pero ito, Weaver is up with the Maelstrom. So, it's just a matter of time bago siya makakuha ng Mjolnir. So, 11k net worth for the Invoker, pero Doombringer leading the charge para dito sa side ng Geekpam. And here is another smoke para sa side naman ng CG. Mukhang hahanap sila ng retaliation dito, mga kaibigan. Comeback kill kung makakakuha sila. Pero ito, mayroong nagpa-farm dito. It's the Tinker hiding in the tree, inside the tree line. At spam pa siya ng march dito. So, Tinker, medyo nakahanap na siya ng ano rito. Tingnan natin kung maglalagay sila ng Tinker Ward at meron na silang Tinker Ward placement dito. So, maganda. Inaabangan na lang nila yung pagbabalik dito ng Tinker. Pero saan kaya magbibobot sa Tinker? Babasahin ba ng Tinker? Bababa sa baba siya nag-boots. Oh my God, doon siya sa baba nag-boots. Ang inatgat siya ng Ursa. Alam na alam, expected mga kaibigan. Jebated. Kuya, di ito yung problema ko para dito sa Tinker eh. Ang ganda na ginagawa ng teammates niya, yung mga Doom nagagamit nila ng maayos sa mga tabang target. Pero kasi, hindi sa clash kinocontain tong Tinker. Ang kinocontain nila dito yung Tinker sa mismong pag-iikot-ikot niya. So, kailangan dito ng Tinker makahanap ng oras na hindi siya mabibigyan. Or kailangan dito ng Geekfam na lumaban na silang apat, magsama-sama na sila, mag-pressure sila ng tower, at hayaan yung Tinker dito makahabol ng onte. Weaver. Maganda ang pinapakita nila dito, Weaver. All 800 gold ba ang Mjolnir? Nakalimutan ko. Nasa ganun ata yan. Pero ayun, Roji dito with the rolling boulder just trying to scan out or just trying to get as much information as he can. At eto na, medyo nagsama-sama dito yung CG. Ayaw na nila mag, ano, ayaw na nila mag-iwahiwalay. Pero yun, shoutout sa lahat na nanonood. Score natin ngayon is 10 to 11, 23 minutes into the game. Gabi dito just farming Armel, mga kaibigan. I think he will go for the Lincoln Spear. Ayaw niya madoom dito. And I think that is a good item. Kumuha na siya ng isa pang Nal'Talisman for extra mana kasi medyo mauhuli ang kanyang ibang items dito because of that Lincoln Spear pickup. Radiant's bottom tower is under attack. Shoutouts kay Bill. Pero ayun, they catch out that Invoker. Geekfam dito sa Yonix. They use the shrine. Pero freezing field is used. Mga kaibigan, dalawang ulti ang nagamit nila. Shoutouts kay Bill. Nanonood siya ngayon. Birthday niya daw. Happy birthday sa'yo. 11-11 shutdown. Shutdown na naman ang Invoker. So yung mga midlaner, hindi maganda tong laban na to para sa kanila. Parehas silang biktima lang ng karahasan. Yung mga kampi nila yung gumagawa ng mga kalokohan dito. Pero ito, mukhang magkakasalubungan, makakablink out agad ang isda. At naging flying fish, pero si Rudik, mga kaibigan, na silence at mukhang ito na ang kamatayan ni Rudik dito. Sinibas card, pero dinidelay niya. Slardar na dito na, lalapit ba? Oy, hindi! Naku na sa nastaninig jersey rito. Pero tignan natin, naku, nagkamali na pinasukan na liga, mga kaibigan. Hindi aabot. Naku, kinabot yun! Kinalbot! Kinalbot siya! Kaso pinulang! Ang pagpango ng kami, Center War Runner disengage. Tatlo patay dito, Invoker is mamalapit na mabuhay. Inaabol ang Center War Runner dito. Mamamatay siya dito and dominating si Ten. Ganda na ginawa doon ni
gabi kahit mapaano na, nakakuha siya ng dalawang kills doon. Napakasama na nun, dapat hindi na sila makakuha ng kill noon kung tutusin. Pero gabi doon just going in, very lucky with his bashes at nakakuha siya di ng maganda, kill dito. Feeling ko di maganda yung nangyari ron eh. Mm. Nahuli na, pinilit pa nila, pinuwersa pa nila yung issue. Ano na, napatay nila si Doom at saka si Earth, tatlo na matay sa side nila ron. Mm-hmm. Napakalungkot nun. Pero lamang pa din naman sila, although yung Doombringer, napatay nila, which is a very good kill. Dahil alam nila, mapahirap pigilan yan. Pero ito, Aghanim Scepter ang bubuoy ng Ursa dito. Pero magagamit niya ba yan? Baga na-doom sa mukha siya. Yun lang. Jabated din siya dito. Naku, pero, kailangan nata na maraming Link and Spear dito. Ayun nga kuya, di kaya nga kumuha din si Invoker dito. I think it's just going to put it on that Ursa Warrior at siya na lang ang mag-frontline sa pinakalikod na lang siya. Kumbaga ayaw nila mag-compensate dito ng damage item para sa Lincoln dito sa Ursa natin. Pero kasi ano eh, kumbaga kapag ginamit mo yung ano, kapag ginamit mo yung Lincoln dito sa Ursa Warrior, ang gagawin lang nila, sahanapin lang nila sa Invoker. Kasi alam nila na walang Lincoln proc dito si Tito natin ano. Pero yun, the Swarm, they're trying to spot out kung nag-corrosion na ba dito ang Clutch Gamers. Considering that they have the Ursa, it's going to be a really easy corrosion attempt para sa kanila. Uy, pero ayun mga kaibigan, 14 to 13. Uy, pero yun, grabe dito. Just going for the farm. And Aghanim's is almost up. Maganda, pinapakita nila dito. They're just controlling dito yung Roshan Pit. Ayaw nilang ibigay mga kaibigan sa Ursa Warrior. At ayun, the TPs are now used. At nandito na sila. The tornado is there, pero wala naman siyang aabutan. Radiant's bottom tower is under attack. Pero rapid dito, pinalo. Ay, nako mga kaibigan. Kitang-kita niyo naman dito, rapid. Uy, Aghanim Scepter is up. So maganda yan. Medyo may iwasan niya dito yung mga stun and yung mga silence na ipwede ibato sa kanya dito ng Earth Spirit at Frostbite man or Frostbite galing din sa Crystal Maiden. Pero kasi parang nakukulangan pa rin ako. May Doom pa rin eh. May Doom pa rin kuya di. So hindi siya pwede mag-ingat. Hindi pa siya pwede maging ano dito. Maging Super Tingin Warrior. Tingin mo ba kailangan ng Linkage Spear at Lotus Orb sa side ng CG dito if ever they want to close this game? Oh. Alam natin, isa lang ang Doom. Pero kung isa nilagyan mo Linkin, yung isa nilagyan mo Lotus Orb, lilimitahan mo lang yung pwede niyang batuhan ng Doom. Mm. Kaso hindi, madali naman bato yung Doom. Hintay mo lang umiskill yung Tinker, matatanggal lahat yun eh. This'll come in handy. So, pero tingin ko kailangan ng Linkin kay Invoker. Kahit kasi mag-BKB siya, wala rin eh. Diba? Yun nga. Madudum ka pa rin. Madudum ka pa rin. Pero yun nga, kuya, Linkin BKB, tingin ko. Tingin ko, ano, tama talaga kuya din na mag-Linkin BKB din siya dito para makontrol niya. Hindi sapat yung Aghanim Scepter. So, ibig sabihin dito, medyo mapapagamit yung Ursa dito ng mga ano. Mapapagamit dito ng mga ano, kuya din. Mapapagamit sila dito ng mga defensive item talaga. On copy, pero the two-man stun fly solo dito, getting caught out. The Sunstrike is there. Roger dito will go down. Shiva's card dito, pinato mga kaibigan. Rico, freezing field. Pero ito, nagtatakbuhan na. Oh my God, Tinker ni Laser sa mukha. Nakipag one-on-one. Patay ang center one runner dito. Si Ursa Minamicro na huli ang Tinker na Nova sa mukha. Tatlo na patay, nagkakatakbuhan na rito. The Fish being chased down. Aabutan kaya siya rito. Pero mukhang makaka-glimmer cape out siya. Although, napakalaking mga pagkatalo para sa CG noon and Geek Fam back in business. Mm. So ayan mga kaibigan, si Bill nag-chat dito. Uy, pero casino. Uy, nakita na dito casino 13, medyo hater. Pero okay lang. Bakit sabi niya? Ano daw? Malaki daw yung chan ko. Totoo naman. Hindi ko alam. Eh, masarap kumain. Kasi. Masarap kumain kasi. Ganun talaga pag maraming pangkain, tapos malungkot ka, may ka-boyfriend yung mahal mo. Sarap talaga kumain. Tataba ka talaga dun. Pero ayan. Nagmahal. Uy, nasaktan. Kumain. Tumaba. Batters, mga kaibigan. Amplify damage. Uy, pero ito. Uy, grabe naman yun. Uy, grabe naman yan. Pero sinalubong yung Sharon Cometa ron. Magnetize. Kaso, kulang ang bawas dito. Mukhang magkakapatay. Here comes the leap. Meron nagtitiping matapang nakaluluwa. Sino ka? Si Centaur War Runner. Pero patay pa rin ang isda dito.
Uy, may namatay na adpinim doon, Kuya D, pero yun, may tamang ano lang, tamang init lang sila dito. Ay, di talaga nila kasi pwede ibigay sa CG uli yung Aegis dito. Kasi once na makuha nila yung Aegis, ang nangyayari kasi, hindi nila pinipilit kumaban. Katulad nung kanina, nakakuha ng ilang tower, tatlong tower ata yung nakuha nila dito. At pag napipigilan nila kunin yan, hindi nakakapagpilit dito ang CG kasi alam nila kailangan nila yan. Boy, pero they catch out that Crystal Maiden. That is a dead Crystal Maiden, mga kaibigan. Cold Snap dito, Deafening Blast won't hit. At ayun na, the Shiva's Guard, the Rocketeers. Ito na yata yung pagbawi nila, mga kaibigan. Weaver Nable, may nahuli, may mapipinsuran si Doom Panis. Napinsuran, pero buhay pa siya rito. Tornado, oh my God, buhay pa si Doom. And this, they might turn this around. Another rocket flying in. The Ursa will fall. Doom surviving, very tanky, mga kaibigan, and in the Invokers on the run, Slytherin Thrush Mintis. Oy, controlled na, mga kaibigan. Mintis din ang hoop stop, pero meron dito sa likuran, may Rudik dito. Tignan natin dito kung naka, oh, Shiva's Guard, grabe naman yung control na yun. Tignan natin sa nilagay, hindi niya na-shoot. Hindi niya na-shoot, Kuya. Hindi niya na-shoot sa taas. Pero yun yung nakakatakot dito for the side of Clutch Gamers, controlled na dito si Gabi. Hindi na siya makaikot, katulad ng ginagawa niya kanina, hindi na siya ganun katapang. So, eto na, may BKB na din tong Doom. So, paano yung pipigilan ito mamaya? You have the right click, pero ang problema, kung hindi din naman makakapalo yung Ursa Warrior nyo, na siya yung main point kung bakit kayo ma-amplify, chaman ko kung anong gagawin nyo dito. Shoutout daw sa tropang Bulahaw ng Taguig, mga kaibigan. Oy, pero Armel dito getting caught out. Lincoln Spear is up. They have the Doom, but will they use it? At eto na, mga kaibigan, Boombox pumasok din, trying to save his body, pero nandito na siya, nagkukumahog tumakbo. The laser is there. Geek Fam Roji with the magnetized rolling boulder, they will catch him. At hindi na ginamit, mga kaibigan, yung Doom. Naku po. Medyo tumatalong. Tumapalong natin sila dito, mga kaibigan. Roji dito, going, si Onyx pa na yan. T with the lasers. And the Stampede, gagamitin ni Rappi dito para makalayo. Pero mayroon bang follow-up doon for the side of Geek Fam? Wala naman. And he will just go out of harm's way. Hindi niya napipilitin. Center War Runner dito is aiming for that refresher orb. At ayun, asan na daw si Gabi? Hindi natin, si Abing. Hindi natin alam kung nasan si Abing kasi pinalitan na siya ni Tito natin, ano. Ni Tito natin, Gabi. Pero shoutout sa'yo, Abing, kung nasan ka man. Sino makukuha sa'yo, galingan mo dyan. Kasi magaling ka naman. Yun na nga. So, ayan, mga kaibigan. 21-15 ang score natin ngayon. 32 minutes in. At eto, Geek Fam si Yonix just trying to take down the towers. And they win. Ayun lang naman ang kailangan natin sabihin dyan. Rapid dito. Think. Kumukuha na siya ng gold dito para makakuha ng unti-unting refresher orb. Kapag nakakuha siya ng refresher orb dito, yung damage reduction nila sobrang tagal. So talagang kakayanin nila lumaban dito sa Geek Fam. Pero CG dito, hindi na sila makapagsulo. Talagang kailangan medyo, nila sama-sama. Medyo established na yung kalamangan. Saka walang sagot yung yung CG dun sa Doombringer na medyo magic bunot, kumbaga sa PBA, magic bunot ni Al Francis Chua ngayong nilabas dito. Kumbaga, sabi kasi nila, eto na, football squad na tayo, lalambot nila, pumik ng Doom. Napakunat na kaya silang microhin. At saka napalaban na sila. Wala mahirapan sila kay Doom Panis hanggat walang Lincoln Spear. Unless makakaroon ng signos na Lotus or butas na Doom, na Doom ka rin. Bet malo yun. Yun nga. Pero Kuya Dean, pero paano kunyari may Lotus Orb yung Doom? Oh. Dinom niya. Oh. Yung may Lotus Orb. Oh. Babalik sa kanya. Pero babalik ba doon? Hindi na? Ewan ko, hindi ko alam kasi alam ko ang wording nun parang yung unang target na skill lang. Okay. So, buti na malinaw. Yung hindi na tinarget, yung binalik lang, parang wala na yun. Uy, pero dito, mauli ata si Gabi Nation dito, mga kaibigan. Gabi, mga kaibigan! Iba ang rason kung bakit ako sumigaw ng Gabi. Pero eto na, the tornado is there, muted siya dito. Siya ay pipe, hindi siya makapagsalita. The deafening glass is there, but it won't hit Velo. And Velo dito, just manning up. Ayaw niya na umalis. My goodness, mga kaibigan. Sobrang tanking niya na dito.
Ay, naku po. Si Belo dito, mga kaibigan, kahit meron siyang amplify damage, meron siyang frost armor, meron siyang Sivas Guard, hindi siya takot lumaban dito. Sige, iminusan mo yung armor ko. Meron akong plus 23 dito. Tapos meron pa akong frost armor. Ikaw na bahala kung anong trip mo. Carmel, going with the Tornado EMP, will catch out that Tinker, pero masyadong mataas ang mana pool niyan. Dire's middle tower. Dorsky 23. Shoutout sa iyo. Ano, stay strong. Easy lang kayo. Take it easy. At eto na, the high ground siege coming out from Geek Fam, mga kaibigan. They are just staying there. Uy! Si Onyx dito bigla nag-BKB ha. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Naku po. Medyo... Hindi natin ano. Hindi natin alam kung ano ang naisip ni si Onyx doon, kung bakit niya binuksan ang kanyang BKB. Baka nag-testing lang din naman. Pero eto na, the smoke of deceit coming out dito from that Crystal Maiden. And I think it's time for them to get a pick-off. Earth Spirit dito, may gem na siya. So it means makukontrol na nila dito yung mapa without the sentry wards. Pero eto na ang tropa pips natin galing Clutch Gamers. They want a kill and they know they use the scan. Will they catch out this Crystal Maiden? Boombox dito. Medyo napalayo ang takbo. Wala nakahuli ng stun. Pero ayun, mga kaibigan, biktima ng karasan. Kung may mahuhuli man itong ano, si CM lang at si CM lang yung mahuhuli nila. Wala silang ibang mahuli. Kumbaga, mahuli nila yung Weaver. Ay, mahirap huli niya. Si Tinker, wala. May blink dagger niya. Pag si Doom, napalaban na sila. Mm-hmm. Sigurado, pag si Doom yung nahuli nila, idudum yung isa, tas sila pa yung tatakbo. Sila pa yung mamamatayan. Ang malupit kasi dito, di ba, dinum mo? Eh, yung Tinker, palumpalo na, may Etherlands Saga Nymphs na yun. Talagang, mawawasak at mawawasak ka. Hindi pwedeng pa-hover-hover ka lang sa area ng labanan pag tinamangan ng mga racket, ng mga laser. Tapos ang, ayan, eto. Oy, pero yun, nahuli. Back. Nabigyan. Aray ko, babe. Sino lang masasabi ko dito? Pero play solo dito. Medyo nag-showblan siya ng lanes. Nahuli siya dito. Medyo hindi maganda nangyayari sa Clutch Gamer dito. Tingin mo ba, Kuya, din nag-choke na sila? Dumating na ba sa point na nag-choke na dito yung Clutch Gamers? Paano ba nasasabi pag nag-choke ang isang tipong yung mga tipong mali na hindi dapat nila ginagawa at this level of play, nagagawa nila kasi nape-pressure na din sila. Ako alam ko yung choke pag ano, ang pag, choke, pag clutch time. Yung laban. Oh, clutch yung tapos laban. Merong dapat play na gagawin tapos hindi mo nagawa. Hindi pa naman ganun ka-clutch. Ah, hindi. Mali pala. Tilted. Tilted, pwede. Tilted choke pala hindi pa. Sabi ko. Behind na sila talaga dito eh. Kumbaga, di ka naman mag-choke pag behind ka eh. Oh. Kumbaga, di ba? Pag palala ng palala, natitilt ka lang. Oh, yun. Pero pag lamang ka, tapos crucial, nakakaabol yung kalaban, o kaya, ano, kung tipong 50-50 pa yung laban, ikaw yung unang magkakamali, or meron kang dapat ginawa, gagawin, tapos di mo nagawa, kanyari, magbi-blink doom ka, na-blink, di mo na-blink doom, na-blink doom mo yung creeps. Kaya, yan ang choke, katsong, yung mga tawag doon, katsongan na yun. Pero ayun nga, wedi, tingin ibang mo ba, ng mga tingin mo ba na nag-ano na sila dito, nagtitilt na sila? Natitilt sila, oo, kasi, wala eh, di nila masagot yung tanong eh. Kung sino ba talaga ang mas mahalaga. Mm, kung walang papantay sa'yo. Kung ang kaligayahan mo ba o ang kaligayahan ng mahal mo. Oo, yun nga. Ikaw, Butters, tilt ka na ba? Ba't ba't ako tinatanong mo? Ah, tinatanong ko lang. Ako, nakaka-tilt yung nangyari sa'yo kung ako yun. Nakaka-tilt ba? Uy, naku po, anda naman Bruce ko. Ay, naku, huli. Huli to. Sinipa muna. Ang galing naman itong Earth Spirit na to. Kaso makaka-blink out pero nag-1-on-1 sa gubatan mga kaibigan. Si Slardar being chased down. Aabutan ba siya? Freezing field para hindi. Yule Scepter lang dito. Uy, nakuha ng freezing field. Ha? Nakuha yung freezing field dito. Pero nakuha. Ay, pero maipapato niya ba? Alam mo, pwede mo makuha ang isang bagay pero hindi mo pwedeng maangkin. Oo. Kasi nawawala din yan kay Rubik eh. Totoo. 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 May oras lang may yan. May oras yan. Pahiram. Kunyari. Ay! Dapat hindi mo kasi iniram. Ang iniram kasi sinusuli. Dapat nga inangkin mo na. Hindi ko nga sinabi mo sana dun, finders. Keepers. Keepers. Hindi ko naman iniram my eh. My name is Battles. Ayun yung problema ko, Yadi. Hindi ko iniram pero hindi ko rin inangkin. Wala kang ginawa, kumbaga. Wala kang ginawa. Kumbaga, paring Butters, ang nangyari sa'yo doon, pinanood mong tangayin ng walang kalaban-laban. Hoy, yung pero ayun, na, Kuya Di, ay, naku po! Kasi inakala mong sa'yo. Sa'yo na. Ay, hindi. Ay, hindi naman, Kuya Di. Pero grabe, ano yung nangyayari rito? Parang pinalo! Yung, parang utak ni Butters, napakagulo na, mga kaibigan.
Uy, Ursa. Uy. Lumaba na ka-BKB. Mali na pinilig. Uy, siya. Ay, nahuli si Justin Bieber. Aray ko, Justin Bieber, 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 Trieber. Dako po! Tumak! Naglakad yung Tinker. Nakita mo yun? Uy, pero... Ay. Pero, eto, nakabawi ng Bagya ang Clutch Gamer. They managed to take down 2. Medyo geek pa mang nag-initiate nung digba na yun. Pero ayun. Akala nila kaya na nilang kunin ang high ground. Eh. Pero dahil doon kuya D, si Rose because of that skirmish, kukunin nila dito. 60 seconds down pa dito ang Weaver. So wala silang magagawa dito unless papasok silang dalawa dito. Titingin mo ba kung pwede kaya brusko ito? Pero may cheese doon. Double damage. Tight. Binabati pala namin si Kabyar, mga kaibigan. No. Si Kabyar, si Ender, ewan ko, malakas daw yun. Mag-Starcraft. Malakas daw mag-Starcraft. Pero alam mo, mahina mag-Dota yun. Napakahina. Hindi ako nagsabi nung kuya, hindi atab sa unong. Atab ka ba nun? Hindi, atab sa unong pag nanonood ako Starcraft. Malupit mag-Starcraft yun eh. Malupit mag-Starcraft. Pero ayan na mga kaibigan, pinalipad na sila dito, pero eto na mga kaibigan, BKBSU's Rogi going in. Uy, eto, freezing build. Ang pagbango ng kapibato, tignan natin, pero Tinker mamamatay, Doombringer na palaban na, ako po, miniaturean, pero ang ganda ng force up dito, Crystal Maiden gusto mag-aladar na rito, double kill, eto na, ang Aegis, Yul Scepter, uy, naku, nagkabali si Ursa na pinasukaliga dito, nakakalbutan si Crystal Maiden, maabot siya, finish line, may tornado, bagyo! Pero wala, buhay ang Crystal Maiden dito. Napuwersa ang buyback sa Tinker. Nagkakaroon ng abulan. Nandito na ang Invoker. Oh my grabe! Buyback para sa Tinker. Ito ang nag-choke. Ganyan ang nag-choke. Wala ang buyback si Tinker. Humasok si Doombringer. Nag-buyback si Doom. Nag-buyback yung Doom. Pero Invoker tumatakbo dito. EMP. Oy, pero ayun mga kaibigan. Pumalo na. Si Bieber lumalapat. Si Bieber! Gusto ni Bieber ng kalaban dito, pero gusto niya ng baka. Ngayon ka lang makakita ng ipis na pumapatay ng baka. Eto na, si Doom. Ako po, gagawin niya 5th Tenderloid na Butcher. Na ay, Rapid Julo! Oh! Rapid Julo! Mamamatay ba siya dito? Diyos ko, mga kaibigan. Pinatay ng ipis. Pinatay ng kuto yung baka. Ngayon lang ako nakakita ng baka na namatay sa kuto, mga kaibigan. Napakalupit niyan. Usually, ang kuto, hindi ganun kalakas yun makapatay. Oo. Pero nakita naman natin doon, first time in Mineski TV history, nakakita tayo na kuto na kumatay ng ano. Uy, pero yun, boombox dito. He has his glimmer cape in a bit. Ay, hindi. May glimmer cape na bala siya doon. I think he's gonna go for that Crimson Guard dito. Ay, hindi! Mag-ano siya? Mag-force tap siya. Binenta niya pala. Kala ko kasi nakalagay doon sa quick buy niya. Ano eh. Dito natin Vanguard eh. Pero yun na mga kaibigan. Let's go for... Uy, Geek Fam dito. Medyo, ano na ah. Medyo pinantay na dito ng ano. Clutch Gamers. Saktong-sakto na sila dito. Ang lamang lang nila dito is ano... Ayun no, parang 70 lang yan. 70 lang? Ang kalamangan, nagkapantayan na naman. Medyo aabuti nata ng isang oras ng laban natin na to. Pero ma-action. 29 to 24 ang scoreline natin dito. Pati mga support nagkaka-item na rito. Ang pinakamahirap sa field, sa playing field natin, si Rudik. Si Rudik ang pinakamahina sa playing field. Ano bang nangyari sa'yo? Pero may dagger kasi siya. Meron siya kang kaya gawin itong supply solo. Pero siya talaga kasi naging position 5 eh. Kasi yung Crystal Maiden dito, kuya din, gaganda din ng mga ginawa niya freezing field eh. So, kumbaga yung sa, in terms of assist, talaga nakakuha siya ng gold. Ako naka-butterfly, MJO, BKB na si Weaver dito. Malapit na siya mag-level ano. Nakaka-BKB na. Uy, pero repression, kuya din. Is up for the Doom. Naku po. Dalawa na ang magja-jogging dito. Double trouble na rito. Dalawa na ang magja-jogging, kuya. Dalawa na ang magja-jogging unless mapapatay nila ito. Pero malaki, masakit pa rin ang bawas dyan. Pero ito, si Rapichulo. Ay, hindi. Maganda pala yung ano, Stampede. Ni Centaur War Runner. Uy, pero mukhang magbabangga. Naku po! The collision course is on, mga kaibigan. The immovable force versus pero the... Pero gagawin ba nila to? The unstoppable force versus the immovable object. Ooh, may nahuli si Tom! Nahuli! Walang napato sa dalawang! Tom, nanlukot na buhay nila rito! Diyos ko! Nagkachokan mga kaibigan! Nagkakabulat si Julina, hinahabol! Hinahabol si Julina! Totoy Mola! Ang pagpapalik ni Totoy Mola! Alam mo talagang sisibakin ni Totoy Mola sa Julina eh. Ay!
yan eh. Talagang gusto tatlo ang patay, walang buyback dito mga kaibigan. Bumili ng repressor yung Doom. So ibig sabihin, wala siyang buyback. Nag-dieback na rin siya at makang ito na ang katapusan para dito sa Geek Fam, unless magmilagro itong si Weaver Beaver at saka si Tinkerbell. Kuya din, nangyari dun, parang nasa sagad lang si Doom eh. Nadungaw sa malayo eh. Nadungaw sa malayo. Eh wala, na-hold up. Masyado siyang nakatulala si Doom, ewan ko. 55 seconds down na itong si Doombringer. Ako si Invoker, malayang-malayang magagawa ang kanyang mga gusto rito. Wala yung pangontra nyo sa akin. Ha, ha, ha. Pero ayun na Armel dito. Ito, just ayan, ayan, ayan. Rocket lang. Talo niya pang USA sa dami ng rocket na pinakawalan niya rito. So ayun mga kaibigan, to-tornado lang siya. Tama. They will lose the mid lane just like that. At back-back lang sila rito. Mukhang shrine na kagad ang titirahin nila. Dahil medyo nasa mali yung Doom dun. Hindi ko alam kung anong ano niya, pero underestimating the killing potential yun. Pero ito, kitang-kita niyo. Pero ito, tingin ko pagbuhay ng Doom, ano dito na to? Baga, revenge na to. Revenge na. Hindi pwedeng hindi sila bumawi rito. Pero ang ganda masyadong malaking objective ang nawala. Ang gandang timing din kasi kuya, di talaga nung smoke. Uy, makalayo mo. Na? Naglalakad lang sa putikan, nakapulot ng diamante. Pero yun nga mga kaibigan, wala nang isang shrine dito ang side ng Geek Fam. Pwedeng-pwede na i-take yung tier 2 tower nila dito unless lalaban sila. Pero ang problema mga kaibigan, nakita nyo naman yung damage output dito na pinakita ng Clutch Gamers. Kahit sobrang kunat mo pa, kaya nilang itumba etong si Doombringer ng walang kahirap-hirap. I don't like this player. Pero ito, nag-smoke na sila. Hudyat na ng pagbangon. Muli ba sila makakasulat ng bagong chapter? Alam mo, dati si Julina, hinahabol ng tikba lang na si Sintor. Kala kasi ni Julina, nakahanap na siya ng mas matibay na kakampi sa malignong magngangalang si Doom. Kumbaga tinawag niya na si Lucifer eh. Ang hari ng impyerno. Eh kaso, op, initsuran, sunstrike. Uy, walang makikita doon. Pero nagaanap sila. Eh, nakakita sila nung huling vision. Oo, napingan sila. Nakakita namin. Nandito. Mga SPO2, nandito sila. Nire-report namin yan. Hindi pwede yung ginagawa nyo dyan. Eh, tamang shrine lang sila dito. Tamang intay lang dito. Tingnan mo, sabi niya, farm tayo isa-isa. Dito lang tayo, hindi tayo aalis dito. Kasi kailangan mauna silang magkamali. Pero yung Justice for Centaur daw sabi dito sa ano. Justice for Centaur? So yun na nga mga kaibigan, Gabby dito, si Gabby Chulo. Si Gabby D? Pero nasa magkabilang mundo mga kaibigan, isang mapa pero nasa magkabila ang dulo ng mundo ng Dota, ang dalawang kupunan, Geek Fam. Nandito sila sa ang tawag doon? Ano ba yun? Kanluran? Hindi. Kanluran, ano yan eh? Silangan. Kanluran yung CG. Geek Fam ang nasa Silangan dito. Kailangan nating mahalin ng sarili nating lengguwahe. Kaya ako ay humihingi ng paumanhin sa ating mga butihing manonood na kailangan kong bigyan ng komentong naaayon sa ating wika ang itong laban natin. Kaya mo ba yun? Yun ay naaayon, kuya. Yun ay naaayon sa Kasi alam mo itong torneo na to BTS, di ba? So ibig sabihin sila na yung bahala sa wikang Ingles. Tayo nang bahala sa wikang Tagalog. Ganun 'yun. So yun mga kaibigan, kitang-kita niyo naman na lahat ng mga bagay ay slow down tayo ngayon, no? Lahat ng mga bagay sumasang-ayon dito sa CG, sa cambio manlalaro. Ha? Anong cambio? Clutch. Ano ba naging cambio yung clutch? Hindi ko alam. Ano nangyari sa iyo, Butters? Ano ba yun? Cambio, clutch? May Tagalog ba ang clutch? Hindi cambio yun. Ano yun? Cambio. Gear yung cambio, gear. Ah, okay. Ano ba? Hindi gusto ko malaman eh. Yung gear stick yun, cambio. Ah, gear stick, okay. Ikaw, anong clutch? Hindi ako magaling dyan. Ewan ko sa'yo ba? Nate, ano yung clutch? Clutch? Ano ang clutch? Ha? Ano? Clutch. Wala. May mga tinatawag kasi tayong salitang hiram, Butters. Salitang hiram. Ang mga salitang walang direktang
pagsasalin sa wika nga natin. Hay nako batters, kambyo. May ema ka naman eh. Uy, mga masarap yung wood ba? Oo. Rapsy, pero yan yung siya lang. Yan yung siya lang, pero ayun mga kaibigan, Geekpam dito si Onyx. Buti pa si Wolf, no? Ang guwapo. Pero alam mo si Wolf, isa rin siya sa mga kaibigan kung nagmamahal ng walang inintay. Nagmamahal ng mga bagay na malabong maging sa kanya. Alam mo, si Wolf mahilig yan sa indie, Kuya D. Sa indie films, indie music, at sa indie siya mahal. Pero yun, mga kanahuli! Oh, no! Yun, may Crystal Maiden kanina ro'n. Ay, nakadoom na. Nakadoom na siya. Oh, naghanap siya ng isang target. Baka kadoom kaya, baka kapangalawa. Pero repressor. Naku! Naubusan nata siya ng mana. Nakalimut. Ayan na, si Rapituli dito. Go, aray ko! Oop! Four stop. Medyo naka... Mawawala na. Mawawala na ang doom kay Usa. Ready to go na siya rito. Naku, dinumulit siya sa ikalawang pagkakataon. Akala niya siya lang i-off, pero inabot niya ang finish line. Ang dulo, ang rurok ng walang hanggan. Hinahabol si Ursa rito, kaso nakalimutan nilang lima yung kalaban. Nakatakbo si Ursa, center wire runner. Nakahabol dito, pinabagsak si Sharon Cometa. Naku, bumalik na si Ursa. Ay, gabi chulo! Kanina ka pa, sabi ni Ursa. Ah! Gigil na ako, kanina mo pa ako pinagtitripan eh. Yeah! Kanina ka pa! Isipin mo, dalawang sakit na walang lunas yung tumama sa kanya pero nabuhay siya. Ay, eto na mga kaibigan, walang doom, may buyback, walang doom, walang refresher, walang sagot sa tanong. Sa tanong! Ay, naku po. Kung bakit di siya namatay. Grabe si Ursa, si Ursa nun eh. Pero grabe yung damage output dito ni ano, 5K. Halos lahat sa kanya galing. 11,000 yan, 5K, halos lahat sa kanya galing. Kumbaga, halos lahat, yung pinaka, majority. Yung pinakamalaki. Oo, oh, majority. Ah, yan mga gusto ko sa'yo. Alam natin yung kahit gaano pa kalaki yung damage na yan. O kaya yung sakit na naibigay. Titiisin natin yan kasi nagsamahal ka. Tandaan mo, batters. Wala kang masamang ginawa. Wala kahit kailan, hindi naging masama, hindi naging mali ang magmahal. Ay! Tandaan yan! Wow! Ayun nga, yun. Totoo naman eh. Bakit? Walang masama. Radiant's top tower. Uy, pero dito, gabi mga kaibigan. Pinagpapalungin na lang yung tower dito. The fortification is up. At eto na mga kaibigan. Uy, laser. Laser ang nakapasak ng kanilang mukha rito. Yung bouncing laser talaga nakakabulag. Uy, pero gabi chulo mga. Uy, naku po. Uy, ano ang ginawa mo doon? Uy, kaso hindi. Grabe naman yun. Lilaser. Hurricane. Lumahan sa gitna. Sansaray ko ursa. Stamping. Ay, aray ko. Na naman si Crystal Maiden dito. At eto na. Wala na siyang BKB going in. Meteorite mga kaibigan. May agency siya. Kaya niya sinalo lahat. Pero ito. Nagtago under the cover ng invisibility. Wow! Ang lakas mo pala eh! May buyback pa si Doom dito, kaso kailangan niya natang gamitin. Ako pero sa mag-buyback Weaver. There's that bouncing laser again mga kaibigan. Oy, pero may nahuli yung Tinker doon! Nahuli yung Tinker sa baba! Nagsama-sama sila, may buyback ni si Tihi! Pero ayun na, Velo going in. Di nagpa-buyback si Tihi dito pero mukhang di niya kailangan. Pero nasa mali naman yun. Masyadong maasim na galawan. Sector War Runner being chased down. Hinahabol siya. Mamamatay siya. Triple kill. Para kay Sionix dito. At magtatago sa gubatan ng oso. At saan matatagpuan ng oso? Sa gubatan. Pero yun na mga kaibigan. Silver Edge ang pipiliin dito ni Ursa Warrior. Ayaw niya ng ano. Ayaw niya ng ibang item. Gusto niya Silver Edge lang para matanggal. Ano? Pagka Silver Edge dito. Anong sino? Pwede niya tanggalin. Si Ursa. Ah! Ito si Golem Lords. Ano si Golem Lords? Ayun si Golem Lords. Kaya tantaas ng buhay nila eh. Kumain siya ng ancient eh. Tignan mo nga yung talent. Alam ko pwede na eh. Ano yung talent ni Doom? Patingin nga kami halo ng talent alam ni Doom. Alam ko ano to eh. Sa ancient. Direct. Sino direct. Ba yung nag-control? Patingin naman direct. Kami ng talent. Direct. Talent direct. Lang ng Doom oh. Direct. Wala. Medyo natutulog. Ayan o. Candybar target ancient. Natutulog ka tayo. Feeling ko natutulog yung ano natin. Ayan o. Dinivar niya yung ano yung HP na yung ancient na golem. Ah, okay. Tapos, na. Papalaki. Papalaki yan. 15% na ano yan. 15% na HP yan. Oo. Kumbaga, pampakuna. So, tatanggalin niya dito sa Doom. Yun yung naging problema nila dito. Kasi tama yung damage nila. Ito, kompleto regado sila rito. Ah. They have the refresher orb up and running sa kanila rito. Up na rin ang Doom. Bakit? Yung clutch daw pala is yung grip. Tama ba yung sinasabi nito? Ha?
Yung clutch daw is yung grip. Yung clutch yun yung nasa pedal. Oo, oh, yung grip daw yun. Uy, pero ayun mga kaibigan, si Yonix dito pumapasok. Uy, naku. Oh, oh. Wala nga equivalent, sinasabi ko nga sa'yo. Oh. Ano nga yun? Adjective daw kasi ang clutch. So, adjective yung pagkagamit sa clutch, clutch gamer. Oh, kaya wala yun. Dinidescribe kung paano sila maglaro. Clutch. Adjective. Alam mo ba yung adjective? Hindi siya verb. Adjective siya. Oh, labo eh, no? Pwede naman magsama yun, Kuya D. Ano? Adverb. Oh. Ano diba? Ba? Sabi mo nga, yeah. Yeah. si Swarly hindi marunong mag-ya eh. Yeah. Ang lamya kasama ni Swarly mag-aspre na ano, parang ano siya. Eh, wag ganun kasi talaga yata magsalita sa Swarly. Ito. Yeah. Uy, pero ito, play solo, nagsosolo siya dito. Hindi yun nga, medyo... Ayun, ito na ako. Si Swarly ba yun? Hindi, si ano? Si Alo. Uy, pero dito sa strike, walang damage dahil lang doon. Uy, pero there you go, uy, 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 aray ko! Aray ko po! Back, aray! Ay, nako! Ay, sumama pa! Pero si Doom, anong gusto niyo gawin dito? Stop it, takbuhan na sir! Tignan natin kung may mahuli siya, Shiba LaGuardia. Pero yun, pumasok si Armel. Nasa dito si Armel Tavius, mamamatay siya rito. Patay ang Tinker, patay si Armel. At tumatakbo ang invoker dito, sasubukan siyang hulihin. Mahuhuli ba siya? Yes, mahuhuli siya dito. Makakatakas ba? BKB will be pop. Ito na si Slardar. Ayan na, pero goal! Hindi siya nagslithering crush dito. Oh! Uy, buhay siya! Buhay siya! Ang kometa! Sinalo! Sinalo! Aray ko! Prising build, sinalo! Bumalik yung Doom na Doom. Paano yun? Yung Doom na Doom siya, na Doom si Doom. Kinuha ata ng Rubik. Ang malupit yan, na Doom si Doom. So, ibig sabihin, hindi siya lumalayo sa sarili niya. Eh, di forever siya naka-Doom. Forever siya naka-Doom. Oh, ay, di. Akala ko sa kanya pa rin nakabas. Aray ko, yun na. Yun na. Lo, kinamot, inaliyop, ala! Ay, bumayback na yung Tinker at saka, grabe na. Ay, naku po, inabisal blade sa mukha. Pero oh, ayun, tignan natin. Naku po, the last man standing. Naku, naubos. Puyat, pagod. Puyat, pagod. Tulog ang nangyari sa CG. May buyback sila rito pero wala sila nakamit na objective. They force the buyback. At ang dami naman ng creeps na nagpo-push towards dito sa bottom lane. Pero Tinker, with the Tinker, that's like no problem para sa kanila rito. So yun mga kaibigan, kitang-kita natin lahat sila may buyback. Isa ang nag-buyback mo sila, which is a starter. So siya ang hindi nakukuha ng item dito. Siya na ang naging ally mga kaibigan. Pero kailangan na lang tapusin dito ng ano ng Clutch Games. Makakuha na lang sila ng isang engagement na nakakahuli sila. Ang ganda na ng engagement na yun, Kuya D. Nahuli na nila yung ano dito eh. Tinker agad eh. Kaso ang problema, dahil doon sa mga tulong pag-aling sa kakampanya, na-delay pa nila ng ulti. Kung walang buyback yung Tinker doon, tapos ang laban. Kasi ang angat-ngatin na ni Ursa si Doom, nililaser lang sa mukha. Pero yun nga, Belo dito, pinagpapalo mga kaibigan. At ayan yung espada dito ni Doom, yan yung dating mahal na espada. Ngayon, mura na lang yan. Mahal ba yun dati? Dati, mahal yan. Eye of Omos ata yung pangalan yan. Check mo nga, ano? This'll come in handy. Check mo nga, yung Crystal Maiden, yung Doom. Yung Doom Direct, pakicheck. Alam ko ayaw almost yan eh, pero kung ayaw mo, hindi naman. Pero yun, Kuya D-Bars daw sabi dito. Diba? Gem of True Sight meron na naman dito. Ilan na ba ang level 25 dito? Lahat na ba sila 25 na? Hindi pa. Meron pa, pang... Diba? May 24 pa si Rubik, 24 pa si ano rito. Okay, 22 lang din yung ano yun. Si Boombox 23, 22 lang din yung CM. So ayan, lagay na natin direct sa ano, buyback para malaman na natin kung sino pa may mga buyback. Ayan, may buyback ang Invoker, Centaur, Ursa at ang Weaver dito. Medyo nauna sila ng kapirangkot na sandali. Hindi na nila malalaman dito na palabas na yan. Pero alam nila may timing sila dito. Geek fam, si Yonix going for that shrine. And mukhang ibibigay na lang dito yan ng ano ah. Ibibigay na lang yan dito ng Clutch Gamers. Ayaw na nila lumaban sa ganyan. At kailangan nila na isang super sneaky na sneaky Serna ng Roshan attempt dito. And Roji dito just using that Rolling Boulder and Gem to spot out the wards. At eto na mga kaibigan, Ethereal Blade. Isa yan sa mga magagandang panlaban sa isang Ursa Warrior. Kapag naabisal dito, magagamit ba nila na maayos? Yun ang tanong. Pagka naabisal dito agad si Tinker, pwedeng niya gamitan agad ng ganyan. Kasi hindi na mababanatan yun. At magiging useless talaga si Gabi dito kahit hindi siya nalilaser. So ayan mga kaibigan, Sight of Vice. At eto na ang sinasabi natin, Kuya. So meron na silang some kind of control over
the ano rito, the Ursa, kung sakaling mahuhuli nila itong si Ursa rito, wala naman siyang protective measures. Tingnan natin kung may anong magagawa nila rito. Diwarding. Nakikipag-away na si Jumbo sa chat eh. Sabi niya kasi, ang Tagalog daw ng clutch is daklot. Ha? Daklot daw. Ewan ko ay Jumbo, pero si Jumbo... Uy, boy! Nababa si Julo! Oh, tingnan natin. Uy, sinong dinog? Sino bang dinog? Wala pa. Ay, si Ursa talaga. Pero ito, nako, na-doom din dito si ano? Na-doom din yung Weaver, ha? Aray ko, mat na-doom! Na-doom pa na siya rito. Nako po, si Doom, naghanap na naman ng Doom, pero hindi sulit yung Doom ni ano rito, ni Doombringer. Hindi niya pinato yung pangalawang Doom niya. Gusto niya talaga dalawang beses sa Ursa, pero malabong mangyari yun. Ito. Oh, Hurricane Katrina, dumaan lang naman. Ay, nabutan sa dulo! Sunstrike! Ibang sumalo ng Sunstrike doon. Pero Tinker is down. At ito, nagkahabulan. Bumalik na rito ang pagbangon ng api. Slither and Crush na abutan ng Doom. Matay tayo dyan. May buyback ba siya? Meron. Kaso wala siyang, wala nang ano. Wala nang isang Doom dito. So isang Doom na lang. Ang natitira sa kanya is going to get the Aghanim next. Pero ang problema mga kaibigan, eh medyo mag-try na dito ng clutch gamer sa mag-close out dito ng game. Pero ano bang item ng Doom? Patingin nga. Ano eh? Ah, Refresher Rake ta? Alam mo, kung may Aghanim yun, walang problema. Oy, pero dito nahuli ng Crystal Maiden. Ayun nga ang sinasabi natin. Magnetize on 3. Tingnan natin dito. Tinker na dito, nag-stampede to disengage, nagkakaroon ng abulad, pero malayo, takbo na naganap, Lardar na huli, Centaur, Lardar, they are both caught mga kaibigan, there's the stun, Centaur trying to escape, susubukan niya, pero may tornadong dadaan, mapipigilan ng Weaver dito, thus Lardar will be the one falling victim, pero the tier 3 will fall, wala pa rin nababasag dito na, ano, pero hubad na sa katotohanan yung base, wala na mga tier 3, meron mayaman si, ano rito, ang problema kasi nadudum si Weaver. Totoo. Pero yun nga Kuya D, ang nangyari doon, eh, nabalik na naman ni Kenneth, ni Fly Solo, itong Doom sa sarili niya sa Weaver ng Geek Fam. So hindi din talaga nagiging malinis dito ang crush na ginagawa ng Geek Fam. Tapos yung isa pang Doom na nangyari kanina is binato nila sa Ursa Warrior, pero after that, wala na rin naman nangyari. So hindi worth it yung binato niya doon at refresh pa siya para doon. So ito maging problema nila. Ayun ha, pwede nila naman nila nang pato yung Doom dito. Tingnan natin, nakakaroon ng standoff dito malapit sa Rosh Pit. Pero eto na naman mga kaibigan, eto na naman ang standoff, the standoff of the century. Medyo tamang init lang sila dito. Ito ang sinasabi natin. At tinatanong nila kung anong oras daw ang game ngayon, ang game. Maraming game. Weaver na natong si Weaver. Natong na naman si Justin Weaver. Aray ko, kurado, wala sa mapaw, double, walang buyback at sinugal na lang ng Geek Fam dito. Yung kanilang kagustuhan, hindi ko gusto yung ginawa ng Geek Fam dyan. Walang buyback sa Weaver, 100 seconds down for the count. Eh dito natingin ko, ito na Kuya, di yung oras ng pagtatapos. Oras ng pagtatapos dito ng Crutch Gamers. Walang buyback dito ang kanilang Weaver. They have the Doom though, pero kulang yung damage output nila. At kaya lang din naman sila lumalamang dito Kuya Di, dahil dun sa ano eh, dahil dun sa buff na kinukuha dito ni ano, tito natin ano. Oo, yung... Uy, pero MKB na. Kaso, MKB, sino? Si Ursa. Eh, si Ursa yun. Hindi. Iakala ko naman sa Geek Fam eh. Wala na tayong pakialam doon sa item ng CG. Lamang na lamang na sila rito. Iakala ko naman yung may item na nabuo sa side ng Geek Fam na pwedeng sumagot sa tanong. Pero, kaso hindi. Hindi ka. Uy, si Crystal Maiden ng force up in. Uy, hop, ito. Oh, Delikinis. Tingnan natin. Stamp it pampabilis. Nahabol, walang mabot. Ang laser ako. MKB, wala na akong pakialam sa laser. Wala na akong pakialam sa laser mo, babes. Hero ito. Pero Doom gets caught out. At eto na mga kaibigan. Armel going aray in. Aray ko, patay siya doon. Ay, and that is, actually, mukhang CG, they will be able to clutch this game, take this game number one. Pero this is a best of three series. Oy, pero dito mauli pa nila. 5 dead, 5 kamote, GG is called. GG will be called. Oy. And that is CG taking game number one of a BO3 series. Group stage tayo ng The Summit 7. At mainit ang simula ng group stage. Totoo, ang ganda na pinakita doon ng Geek Fam at ng Clutch Gamers. Clutch Gamers, Geek Fam mukhang sa kanila na yung game, nape-pressure na nila ng tama, pero
series of unfortunate events, nahuli sila na nahuli ng isa-isa. Kasi yung The Doom working to the ways for the favor ng CG dahil yung carry dapat nabubuhat supposedly, eh laging nadudum. Nang walang Doombringer na team. Mas maganda pa yung pagkakagamit ng Rubik. Si Doom kasi, dinudum niya si Ursa, eh, isang katutak yung HP nun. Hintayin ko na lang mawala. Wala ka ng mga ganip shifter, tsaka kita papatay. Eh, si Weaver. Pag si Weaver na Doom, wala, mabilis pa tayo. Mahuhuli pa ni Ursa na mabilis na mabilis. Tandaan mo yan, kahit subukan nyo sa mga bahay nyo, mga kaibigan, kuha kayo ng gas, liyaban nyo yung ipis, sure kill yan. Bakit? Bakit? Susumpong mo ako sa animal cruelty? Nagulat ako doon sa mga binibigay ni Kuya Di dito. Shoutout nga pala kay Boss Alvin Beltran, Boss Jerry Ocampo ng Jack in the Box. Jack in the Box. Alam mo na. Alam ko na yung mga sponsor mo. Easy ka lang. I got you. Si Boss Gavin Dosa ng Gearhead Online para sa Whip Cup. Si Alo na, ewan ko ba dyan kay Alo? Wow. Empty Promises. Wow, paring Alo. Pero okay na. So babalik kami for game number 2. Again, this is Duno and I'm with Butters para sa inyong The Summit 7 group stage tayo. We'll be back, boys. We'll be back. We'll be right back.